Nagtipon sa area-wide fellowship ang mga miyembro ng District Coordinating and Advisory Council kasama ng mga elder ng Adventist Churches sa buong probinsya ng Occidental Mindoro. Sa pangungunan ng mga leader ng Mindoro Satellite Field Office at suporta ng Southern Asia Pacific Division, ang nasabing pagtitipon ay bahagi ng kanilang ibayong paghahanda sa nalalapit na pagiging misyon ng Mindoro Island. Ang kanilang masayang pagsasama-sama, balitang may pag-asa ni Dapodil de Diyos. Bilang pasimula ng taon ng 2023, nagkaroon ng area-wide fellowship ang District Advisory Council or DAC at District Coordinating Council or DCC sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ito ay sa pangunguna ng mga district pastors at mga opisyales ng Mindoro Satellite Field. Ito ay dinaluhan ng mga leader ng mga distrito ng South Occidental Mindoro 1 and 2, South Central Occidental Mindoro, Central Occidental Mindoro 1 and 2, at distrito ng North Occidental Mindoro 1 and 2. Mga pastors, mga opisyales mula sa Mindoro Satellite Field at ang speaker na si Pastor Wendell Mandolang. Layunin ng fellowship ay upang mas mabigyang liwanag ang mga spiritual leaders sa kanilang mga tungkulin bilang mga katiwala ng ating Panginoon. Layunin rin ay upang pumili ng mga pangkabuuang leader para sa nasasakupan ng buong probinsya ng Occidental Mindoro. Ang mga na-elect ay inaasahan na maging katuwang sa gawain at pagpapalaganap ng mabuting pabalita ng ating Panginoon sa anumang sulok ng probinsya. Aking pinasasalamatan ang ating mga district pastor dito sa Occidental Mindoro area. Nagkaroon sila ng area fellowship na ang direksyon nito ay magkaroon ng mga officers ng pangbuong probinsya sa lahat ng mga paglilingkod, iba't ibang departamento. At ito ay isang napakagandang simulain na aking nakikita na ang ating pong Mindoro Island ay napipinto na maging isang ganap na misyon. Idiniin ni Pastor Mandolang na we are called as we are, na nangangahulugang tayo ay tinawagan ng Panginoon para gumawa sa kanyang bukiran. Kaya't nararapat lamang na lahat ng mga lider ng mga iglesia ay makisangkot sa gawain para sa ikatatapos ng ministeryo ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagpapangaral sa amang dako ng daigdig. Elders should understand this one. And they have to share, teach the people, their members, about all of these stewardship areas. Though they can put more emphasis on the financial stewardship or stewardship of treasures, but they have to help the members to understand all areas after they understood their principles. Isa sa malaking responsibilidad na aking nakikita dito ay yung relasyon ng mga kapatiran sa buong probinsya ay dapat ito ang unahin natin na ma-establish at saka yung communication. Ang nasabing fellowship ay nagpapatunay na hindi natutulog ang gawain ng Panginoon sa area ng Occidental Mindoro at ito ay aktibong nilalahukan ng mga spiritual leaders. Ang bawat isa ay gumagawa sa bukirin upang nang sa gayon ay patuloy na makapag-akay ng mga taong hindi pa naririnig ang mabuting pabalita ng ating Panginoong Diyos. Mula rito sa Sablayan Convention Center, layuning magatid pag-asa, ako si Dapodil de Diyos para sa Hope Today NPUC News.